Hello and welcome back. Ang lahat ng kumakandidato ay may mabuting hangarin na makapaglingkod sa ating bansa. Kaya sino man ang manalo ay makakaasa tayo na gagawin nila ang makakabuti sa Pilipinas sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit ayon sa mga eksperto, si Bongbong Marcos ang inaasahang mananalo ngayong eleksyon. Bilang Ilocano po, syempre po namulat po kami na maraming nagawa si Marcos. Hindi man natin gustuhin ang ganitong pangyayari. Ngunit kahit na sariling survey ng ating YouTube channel, sinasampal tayo ng katotohanan kung gaano kalakas si Bongbong Marcos. Kaya kung sakali man na siya nga ang manalo, ay wala tayong magagawa kundi ang suportahan na lamang ang kanyang mabuting hangarin. Ngunit ano nga kaya ang nakatakdang mangyari kung sakaling matalo ang taong sinusuportahan ng 75% ng mga Pilipino? Yan ang aalamin natin dito lang sa Naiibang Kwento. Hindi na mawi-withdraw ni Marcos ang kanyang mga bank account. Sa mahigit 20 taon na panunungkulan ni Marcos, ay napabalita na bilyon-bilyong pera ang kanyang ninakaw sa bansang Pilipinas. Noong September 30, 1997, inilabas ng pahayagan ng Los Angeles na ang kanilang gobyerno ay pinigilan ang mga Marcos na ma-withdraw ang ilan sa kanilang mga Swiss bank account na tinatayang aabot sa mahigit 13 bilyong dolyar. Ito ay katumbas ng mahigit 660 bilyon pesos. Kinakailangan ng mga Marcos na magpatayo ng gusali na mas malaki ng maraming beses kaysa Philippine Arena upang may mapaglagyan ng ganyan karaming pera. Ayon sa mga sumusuporta kay Marcos, ang pirang iyan ay sapat na upang maiahon ang Pilipinas sa kahirapan. At ang pagkatalo ni Marcos sa eleksyon ay nangangahulugan ng kawalang pag-asa na ma-withdraw ang ganyang karaming pera na binuwisan ng pawis at dugo ng milyon-milyong Pilipino. Ang pera na sanay atin ay ibang bansa ang makikinabang at ang pangarap ng 75% ng mga Pilipino na makuha ang ganyang karaming pera ay maglalahong parang bula. Bukod iyan, may mga alegasyon ng mga ginto na ibinaon ng mga Hapon sa ating bansa ay ipinahukay niya at idiniposito sa mga bangko sa iba't ibang panig ng mundo. Kung hahanapin nyo sa internet ang tungkol sa Taliano family na kauna-unahang naghari noon sa Pilipinas, ay matutuklasan nyo na sila ang ninuno ni Lapu-Lapu na pinanggalingan ng mahigit 600,000 toneladang ginto na diumano ay ang mga gintong ito ay napunta sa matandang Marcos na siyang idiniposito sa mga bangko. Kung gusto nyong malaman kung gaano karami yung 600,000 toneladang ginto, ay ito ang Philippine Arena at ito naman ang mga ginto. Ako mismo na nagsasalita nito ay may nakausap na diumano ay isa sa dating tauhan ni Marcos na nagsasabing isa siya sa naging tagapaghukay ng nasabing mga kayamanan. Gayunman, bukod iyan, ay wala na tayong mahanap na matibay na ebidensya na makapagpapatotoo tungkol sa mga bagay na iyan. Hindi na may papatayo ang nuclear power plant at ang iba pang istruktura. Noong 1973, dahil sa patuloy na pagtaas ng langis, ipinatayo ng matandang Marcos ang nuclear power plant sa Morong, Bataan.
ito ay naglalayong pababain ang presyo ng kuryente at mabawasan ang patuloy na pag-angkat ng langis sa ibang bansa. Ang proyektong ito ay pinunduhan ni Marcos ng 2.3 bilyong dolyar. 2 piso lamang ang isang salop ng bigas noong mga panahong iyon, kaya ang 2.3 bilyong dolyar ay mayayamang bansa lamang ang nagkakaroon. Matagumpay na natapos ang proyektong ito. Ngunit nung manungkulan si Corazon Aquino, ipinagbawal niya gamitin ang nuclear power plant dahil sa diumano ay panganib na dulot nito sa mga tao. Kahit na ang mga sumunod na mga presidente, gayon din si Pangulong Duterte, ay gayon din ang paniniwala. Gayunman, ipinagpapalagay ng iba na ang sinasabing panganib ay magagawa ng solusyon upang mapakinabangan ang nasabing proyekto ng mga tao. Ngayon nga ay napapabalita na kung mananalo ang batang Marcos ay muli niyang bubuksan ang proyektong ito. Pagkawala ng EJK o extrajudicial killing. If I make it to the president, I will do just what I did. Kayong mga drug poser, hold upper, mas mabuting umalis na lang kayo dahil papatayin kita. Ayon sa google.com, ang bilang ng namatay dahil sa war on drugs ni Pangulong Duterte ay tinatantiyang mula 8,000 hanggang 30,000 katao. Kabilang na rito ang mahihirap na adik sa mga probinsya, kasama ang mga sibilyan at ang mga nadamay na bata. Palibhasa ay parihas ng pamamalakad si Duterte at Marcos, kaya naman inaasahan na kung matatalo siya sa eleksyon ay mawawala ang mga patayang ito. Gayunman, makakaasa tayo na mawawala rin ang mga nahuhuling drug lord at muling magiging talamak ang bintahan ng droga at darami ang krimen dahil sa maluwag na pamamalakad ng susunod na administrasyon. Ayon sa PDEA, umabot sa mahigit 315,000 ang naaresto dahil sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Sa katunayan, 1.5 tonelada ng kilo ng shabu ang nahuli dito sa bayan ng Infanta ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Ang ganitong mga balita ay malamang na hindi na natin maririnig kung matatalo si Marcos. Magkakaroon ng digmaang sibil. May mga nagsasabi na kung sa anumang dahilan at hindi si Marcos ang manalong presidente ay magkakaroon ng kaguluhan at digmaang sibil sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa pagitan ng mga sumusuporta sa mga magkakalabang kandidato. Nangungunahan ito ng maliliit na grupo ng mga kabataan at ang pinakamalaki sa grupong ito ay maihahalin tulad sa EDSA Revolusyon na naganap noong 1986. Ngunit kakaiba ang mangyayari sabagkat ang pinakamalaking people power na nakatakdang maganap ay papanig kay Marcos sa pagkakataong ito. Samantala, sa pangunguna ng mga pare, madre, guro, mga estudyante at ng simbahang katoliko ay mag-aalsa din naman bilang pagsuporta sa kanilang kandidato. Ang kaguluhan ay lalo pang titindi sa pagdaan ng mga araw. Ang iba pang mga leader ng simbahan tulad ni Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kapanalig ay hindi malayong gumamit din ng dahas bilang suporta kay Marcos. Dahil dito, ang kaguluhan ay lalagana hanggang sa pinakasulok ng Pilipinas. Agad na mararamdaman ang epekto ng kaguluhan, biglang tataas ang mga bilihin, samantalang pabulusok naman ang ekonomiya ng bansa dahil sa kakapusan ng pagkakakitaan. Dahil sa patuloy na kahirapan
at matinding gutom na nararanasan ang mga mamamayan ay magpapatayan dahil lamang sa pagkain. Samantala, sasamantalahin naman ito ng mga ganid na negosyante at mag-aangkat sila ng mga armas sa ibang bansa upang ibenta sa mga tao. Alam nating lahat na tuwing may digmaan, tanging ang gumagawa ng mga armas ang kumikita ng maganda sa pagkakataong ito. Hindi ako doon masyadong sigurado. Dumako na tayo sa pinakahuli. Ito ay ang martial law. Ang martial law o batas militar ay isang batas na kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay mapupunta sa presidente. Ipinatupad ito ng matandang Marcos noong September 1972 upang pigilin ang kaguluhan na idinudulot ng mga NPA at MNLF. Ang sinuman ay maaaring gumamit ng baril noong mga panahong iyon. Ngunit dahil sa martial law, ang mga baril na hindi rehistrado ay kinumpiska at sinimulang ipagbawal ang mga ito. Ang mga sibilyan ay walang karapatang magreklamo o magdemanda laban sa mga militar at sa mga nanunungkulan. Hindi lamang iyon, ang mga pahayagan ay pinagbawalang maglabas ng balita laban sa gobyerno. Iyan ang dahilan kung bakit ipinasara ang ABS-CBN noong mga panahong iyon. Bumaba ang krimen sa Pilipinas dahil sa karpyo na nagsisimula alas 8 ng gabi. Gayunman, hindi ito nagustuhan ng marami dahil sa higpit ng patakaran na nararamdaman. Pumasok ang mga banyagang investor sa Pilipinas dahil nagustuhan nila ang pamamalakad ni Marcos. Dahil dito, naipatayo ang mga kalsada, ang mga parke tulad ng Nayong Pilipino, mga hospital tulad ng Philippine Heart Center, mga tulay gaya ng San Juanico Bridge at marami pang iba. Gayunman, hindi lahat ng negosyante at mayayaman ay natuwa kay Marcos dahil ipinagbawal noon ang pagkakaroon ng higit sa 5 hektaryang lupa. Ang batas na ito ay ginawa panahon pa ni Ramon Magsaysay, kaya ang mga lupa na pag-aari ng mga mayayaman ay kinumpiska ni Marcos upang ipamahagi sa mga magsasaka. Ito ang dahilan kung bakit naganap ang digmaan sa pagitan ng mga magsasaka at mga militar na nagtanggol sa mga mayayaman. 13 sibilyan ang napatay dito at mga sugatan na hindi mabilang. Ito ang tinaguriang Mindula Massacre na naganap noong panahon ni Corazon Aquino. May mga nagsasabi na kung mananalo ang batang Marcos ay tiyak na muling ipapatupad nito ang kinatatakutang batas militar sa Pilipinas, sapagkat ayon sa kanila, kung ano ang puno ay siya ring bunga. Kaya naman, gagawin ang lahat ng ibang mga kandidato, huwag lamang manalo si Marcos sa pagkakataong ito. Totoong marami ang ayaw sa martial law, sapagkat ito'y pumipigil sa kalayaan ng marami. Gayunman, hindi rin mabilang ang mga taong may gusto dito, sapagkat ayon sa kanila, mas mabuti kung ang presidente ay huwag ng palitan at manungkulan na habang panahon. Ang mga congressman, gobernador, mayor at hanggang sa pinakamababang pwesto ay presidente ang magpapasya kung sino ang maluluklok sa pwestong ito at manunungkulan na sila habang panahon. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, sapagkat sino ba namang tao ang pagnanakawan ang kanyang sarili? Bakit mo pa naman nanakawan ng gobyerno kung pag-aari mo ito? Hindi ba gagawin mo ang pinakamaganda mong magagawa sa isang bayan sapagkat nakatitiya ka na isa sa mga anak mo ang manunungkulan dito?
Ang mga kaisipang ito ay hindi lamang sariling palagay ng channel na ito. Sa halip, ito ang pinaniniwalaan ng mahigit 50 milyong Pilipino. Ikaw, ano ang masasabi mo? Maraming salamat sa panonood.